kami. Hi, absent ako last week ah. Pwede naman mag-absent, diba? Ano, andito na naman tayo sa ano, interrogation room. Interrogate nyo na naman ako. Ate Sir, sonsya na. Sensya na kasi absent ako last week. Siyempre, kayo lang ba nagkakasakay? Siyempre, pati naman ako, ah, para naman tayo. Pag nag... pag binaramdaman ako, diyan ako na lang sarili ko sa emergency. Nakakadalawang beses na akong dalhin sarili ko sa emergency. Noong July. May week pa na ito nagpunta ako. Hindi. Last week. Last month. Sorry. Last month. Dalawang beses ko dinala sarili ko. Walang magdadala eh. Walang magdadala eh. Ako lang ang sarili ko magdadala. Buli kasama ko si Miriam. Sabi niya, kaya mo ba mag-drive? Sabi sa akin. Madam, kaya mo ba mag-drive? Oo, mag-drive tayo. Eh, sino mag-drive siya? Hindi nga marunong. Ngayon, nagpa-ECG ako. O, normal. Kasi na-stress din ako. Ako, ba't yun ito? Parang iba yata nararamdaman ko. Kasi na-stress din ako. Kala nyo kayo na na-stress. Pare-pero tayo. ECG. Nagpa-ECG ako. Blood chem ako. Normal naman lahat. O, diba? Yung nasa mind mo lang. Sabi sa inyo eh, yung panic anxiety depression, ano siya? Imamanage mo siya. So, minsan hindi ko na mamanage, okay? Kasi, andun lang siya eh. Expected naman na yun na bumabalik siya, pero dapat talaga imamanage mo. Tapos, yun, parang kailangan magpa-ECG na ako. Matagal na ako din nagpa-ECG. Normal naman. Lahat normal. Ang mataas lang sa akin is uric acid. Kaya pala, sumasakit yung tuhod ko is because of uric acid. Akala ko rheumatism na or arthritis. Hindi pala, uric acid pala yun. Kasi, di ba, mahilig ako sa mga chicharong bulaklak, sa mga fried foods. Yun, hili ko lang kasi yun eh. Parang yun lang gusto kong kainin. Ayun, yun lang ang ano, uric acid. Same pa rin ang gamot ko. Okay? Nung una ako magpa-check up sa, ano nga yun? Sa orthopedic sa St. Luke's. Na, ikakwento lang, nahuli ako ng ano, ng traffic enforcer. Parang normal lang. Kasi, bago na ngayon yung mga daan, pag, ano kasi maliligo kay, dahil bago na yung daan, dahil yung nga, di ba may, from Valenzuela to, ano, to Laguna, may iba-iba na silang route ng exit. So, yung pagka-exit ko ng Quezon Ave, kasi pagpapunta ka ng St. Luke's QC, bababa ka, mag-exit ka ng Quezon Ave, tapos, sa gitna ka ng Araneta Ave, tapos, ano, E. Rodriguez na yon. Hindi ko alam kung alam nyo. So, parang nalilito ako, kaya may hawak ako ng cellphone, na nandun yung Waze. Kasi gusto ko makita eh, dahil minsan nagsusalita si Waze, nakalagpas na pala ako, paikot-ikot ng lakad ko, ang takbo. Kasama ko nun si Miriam, so ang hawak-hawak ko yung cellphone ko. Tapos, nasa tamang lane naman ako, okay? Hawak ko yung cellphone ko. Kita ko, go siya. So, tumingin ako ngayon sa cellphone ko. Tapos, maya-maya, pinatigil ako ng isang traffic enforcer. Sabi niya, naka-yellow daw, naka-yellow na yung traffic light. Okay? Nung pinatigil niya ako, naka-yellow na. Eh, nung pinatigil niya ako, nakatingin sa akin, naka-green. Tapos, pagtingin ko sa kanya, pagtingin ko ulit, yellow na talaga. Kasalanan ko ba yun? Lulusot eh.
eh, nakagreen ako eh, kaya nga ako dumidiretso. Pero sa pina-stop niya ako, yellow na. Eh, kasalanan niya eh. Kung di niya ako pina-stop, di sana green ako, diretso pa rin ako. Okay, so kasama ko lang si Miriam. Eh, ayoko na magkaroon ng traffic violation. Kasi, ang reason out. Kasi yung reason ko, bawal na 'di bang magkaroon ng sa dashboard ng ano ng nakadikit na cellphone or sa mirror sa windshield ng mga cellphone, bawal na, o kaya sa dashboard bawal na. So hawak-hawak ko ngayon cellphone ko, tapos doon ako titingin sa Waze, kaganoon ako. Kasi bawal eh. Hindi ko naman pwedeng ilagay doon sa aircon ng sasakyan ko yung cellphone ko, kasi masisira yung aircon na yung mga grills ng aircon kasi mabigat yung cellphone. Naiintindihan nyo naman, di ba bigat? Di ba malaki yung cellphone ko? Mabigat yun. So, hindi ko dun inalagay, masisira yung ano, kaya ako. Tapos sabi niya, bakit? Sabi yung traffic enforcer, medyo ano na siya, may edad na rin. Ah, ano na po, yellow na po. Tapos nag-go pa kayo, hawak nyo pa yung cellphone nyo. Eh kung mag, ano kayo, maganyan kayo. Sabi ko, sorry na. Hindi ko kasi ano, dahil baka pag naligaw ako sa Waze, o sana naman ako magpupunta noon, kasi lagi talaga ako naliligaw dahil nga iba na yung mga routes ng kalye dahil nga may skyway, tapos kahit sa ibang lugar magugulat kayo, iba pag nakapag-drive na ba kasi di ba iba-ibang lugar kayo, kasi pupunta ako ng Quezon City, ng Manila, iba-iba yung mga iba-iba na yung kung saan ako mag-U-turn, gano'n, iba-iba na. Kaya, minsan, pwede pala doon, tapos pagbalik ko, ba't may harang na doon? Ba't iniiba-iba? Kaya minsan, nahawak-hawak ko yung cellphone ko, titingnan ko kung saan ako pwede dadaan. Tinikita na ko nung mama, sabi niya, bawal. Sabi ko, sir, pasensya na kayo, pupunta lang naman ako sa ano, sa doctor, magpapacheck up lang ako. Hindi, ano eh, sabi niya, ano, bawal ho yun eh, naka, ano, kung madisgrasya kayo. Totoo naman, di ba, safety ko rin ng, inaano, ng traffic enforcer, at the same time, yung law ng traffic ang dapat ayusin ko na pagdadrive ko. Pero, may reason naman ako. May reason naman ako, so, nakikiusap ako sa kanya kasi pag binigyan na niya ako ng ticket, 'di ba, pag pangatlo ko na hindi na ako makaka-drive, ano na ako, may revoke yung license ko for 6 months ba yon, tapos magpa-fine ako ng 10,000. Eh ayoko na. Pwede mag-decide. Ayoko na. So nakikiusap ako, sir, sorry na, hindi ko na gagawin. So, sabi niya, pati yung driver's license mo. O, ito po, driver's license ko. Oh, dito ka lang pala nakatira eh, sa Manila. Kasi yung dati kong address yung nanda sa driver's license ko. Eh, hindi na nga ako nakatira dyan eh. Sabi ko, eh, bakit kasi kayo nagda-drive? Hindi niyo pala alam. Kasi nga, ako lang ang pwede mag-drive, okay? Wala akong kasama sa bahay. Siya lang ang kasama ko sa bahay. Yung ano ko lang, yung assistant ko lang kasama ko sa bahay. Pupunta ako ng hospital, magpapacheck up ako. Eh, ba't wala kayong ibang kasama? Eh, wala nga akong makakasama. Eh, dyan lang kayo nakatira sa Malate. Sabi sa akin. Pinalayas nga ako dyan eh. Ano ba kayo? Pinalayas nga ako. Eh, ba't asana na naman yung ano, yung may asawa ba? Eh, wala nga. Wala yung... Ang hirap nun, mag-explain ka. Na-explain mo, na ganito, ganito. Tapos, eh, awang-awa na ako sa sarili ko. Dahil paulit-ulit itatanong sa akin. So, mare-remember ko na naman, di ba? Mare-remember ko na naman yung mga pinagdadaanan ko. Tapos, ang sakit ng pa ako. Walang magdadala sa akin ng doktor. Ako lang ang masakdadala ng sarili ko sa doktor. Kaya ako lang isinama si Miriam. Kasi para may kasama ko. Kasi, mas lalo na ako kawawa pag wala siya. So, sabi ko, sir, oh, sorry na. Huwag mo na akong tikita. Tapos nagsusulat na siya. Sabi ko, sir, bahala kayo. Tapos, ano, si Jesus ang bahala sa inyo. Dahil nakikiusap ako sa inyo. Hindi niyo ako, ano, paano kung sa inyo nangyayari sa akin na masakit pa ako, wala magdadala sa inyo sa hospital, ganun. Eh, sa sobrang naging emotional ako.
So, umiyak ako. Umiyak ako. Sakali ako, umiiyak ako. Hindi ako bumababa ng sasakyan. Nandun lang ako sa sasakyan. Nakabukas yung, ano, yung window ko. Tapos umiiyak ako. Tapos binigyan niya sa akin yung ticket. Sabi ko, ayoko, ayoko. Sabi ko. Hindi, 150 lang ang babayaran nyo dito. Hindi ko kukunin yung driver's license nyo. 150 lang ang babayaran ninyo. Hindi, hindi, hindi. Sabi ko, chinitigitan mo na ako. Parang masama na ang loob ko. Hindi ko na kasi mapigil yung sarili ko. So, umiyak ako. Pinaiyak niya ako. Pinaiyak ako ng traffic enforcer. Eh, pag umiyak ako, hindi na ako titigil lang iyak. Totoo, pag umiyak ako, hindi, kasi sa sobra masama ng loob ko, parang naawa na ako sa sarili ko. Hindi na ako titigil lang iyak nun. Sabi niya, ma'am, puwapangit kayo, puwapangit kayo, umiyak kayo, puwapangit kayo. Hindi, hindi. Ito na, ano, 150 lang ang babayaran nyo, pupunta lang kayo 7-Eleven, ito na yung ang driver's license nyo, ito yung ticket nyo. Hindi, hindi. Tapos nandun ako, iyak pa rin ako ng iyak. Kahit binigyan niya sa akin driver's license ko, kahit pinapaalis na niya ako. I-assist ka namin, ma'am. Pupunta ka, di ba magle-left turn ka? I-assist ka na namin. Hindi, hindi. Basta iyak ako ng iyak. Hagulgul ako. Ito na lang si Miriam. Madam, tama na, madam. Madam, tama na, madam. Madam, alis na tayo, madam. Ito na, oh. At babayaran na natin ito sa... Dalawa silang nag-ano sa akin na tama na yung iyak na yun, tama na yung iyak. Dalawa sila yung... Madam, alam ko na, madam. Alam ko na ang istorya, madam. Ano yung sinasabi ni Miriam? Kasi, hindi naman ako nagkukwento kay Miriam kung anong pinagdadaanan ako sa buhay. So, sabi ni Miriam, madam, alam ko na, madam. Madam, alam ko na. So, isip ko, ano yung nagsasabi ni Miriam, alam ko na. Siguro yung, kasi nga nagkukwento ako doon sa pulis. Nagkato, wala akong kasama, ganang-ganang, lahat na. So, yung iyak ko, hindi lang tululuha, hagulgul talaga. Kung hindi niya ako kilala, matagal akong patahanin, okay? Isang oras na iyak, wala sa akin yun. Mahina yun. Kaya kong umiyak ng mga dalawang oras, tatlong oras, na ano, tadire-diretso. Ayun, tapos so, nakaka 20 minutes na akong iyak ng iyak. 30 minutes doon kasi 10 minutes nakikiusap ako sa kanya. Tapos yung 20 minutes, iyak ako. Madam, madam, like, eh, nag, eh, ano, busy yung traffic. O, pag ganon-ganon. Nakikita naman, madam, sabi nung traffic enforcer, wag na kayo umiyak, madam, pumapangit kayo, ang ganda-ganda pa naman ninyo. Hindi ako nag-ano ng ganon, hindi ako natutuwa pag sinasabi ko, maganda-ganda nyo, umiyak kayo, pumapangit kayo. Parang nas naasar ako. Kaya lalo na akong umiyak, lalo na akong humagulgul na ganon. Tapos, ano, mayroon siyang assistant, yung traffic enforcer. Or paki-assist na lang si ma'am pag mag-ano na. Kasi, hindi talaga ako titigil eh. Hindi ako titigil lang iyak. Kaya, after 20 minutes kong iyak, hindi lang iyak na tululuha, hagulgol. After 30 minutes, masama pa rin ang loob ko, hindi eh. Ano, masama loob ko, hindi, pinaiyak mo na ako. Parang ganun sa isip ko, pinaiyak mo na ako, hindi, iyak ako talaga dito, mabuhusok na yung iyak ko dito. 20 minutes na ako umiyak doon. Hindi ako umalis. Tapos, ano, liga na, madam. Nung medyo nasmasan ako, kahit nagda-drive ako, ano, umiyak pa rin ako. Hanggang sa makarating doon sa doktor. Ayun. Hindi ko mapigil eh. Pinayak na niya ako eh. Ganun talaga ako pag simula nung pagkabata. Hindi ko alam. Tatanong ko mama ko, mama, ba't ganun ako umiyak? At ang tagal kong umiyak. Tapos yung ate ko, ang tawag nga sa akin, di ba, Yaki at saka Nana. Kasi nga, pag Nana, tawag sa akin palang pag nasugatan ako, lagod ka, may Nana, lalabas dyan. Tapos iyak na ako noon, mahaba na iyak ko. Nagkwento yung ate ko sa akin, ito lang, 2 months ago lang. Alam mo ba, sabi niya,
natatandaan ko nung bata ka, wala pa yung kapatid yung bulso nun. Ano, pag umiiyak ka, sa tindahan tayo, para lang tumahimik ka ng iyak, pupunta tayo ng luneta. So umiyak ako noon, ha, nasa Volkswagen kami. Iyak ako nung sa tindahan, matagal lang iyak ko. Pupunta kami ngayon ng luneta para matahimik ang iyak ko. So pagkadating namin ng luneta, hindi pa rin ako titigil ng iyak, okay? Iyak pa rin ako. Hanggang sa pagka-uwi namin ng bahay sa Caloocan, iyak pa rin daw ako. Kaya hindi ako pwedeng paiyakin kasi mahaba akong umiyak. Mahaba. Cool. At saka ang iyak ko, ano, may... ano, malakas. Malakas akong umiyak. Yung iyak mo, hindi ako ganun umiyak. Malakas akong umiyak. Parang mga ano, ganun akong umiyak. Okay, tsaka pag umiyak ako, walang makakapigil sa akin, naiyak ako kung gusto ko. Ganun ako. Tapos, every birthday ko, September 1, iyak na ako, birthday ko. Yun, tuwing birthday ko, iyak ako. Ano yun? Yearly yun. Ano na yun? Yearly. Walang patid. Hindi na babakante ako pag birthday ko, iyak ako. Okay? Tapos pag Pasko, tsaka New Year. Yun. Yun ang iyak ko. Hindi ako na i-stop. Ano yun? Ano ko na yun? Basta yearly tradition ko na yun. Birthday ko, tsaka pag New Year, tsaka Pasko. Yun. Yearly tradition ko na yun. So, sa September 1, iyak ako. Ganun. Okay? Tapos, anong kukwento ko sa sarili ko, ha? Tapos, so, nakapunta na nga kami ng doktor, di ba? Tapos, ano naman, dinala ko na naman yung sarili ko sa ER, sa Chinese Gen. Umalis ako dito, kasama ko si Miriam ng mga 12 midnight. Daan kami sa ano, sa Valenzuela, sa MacArthur Highway. Hindi kami sa nagdaan, sa NLEX. Nagdaan kami sa MacArthur Highway. Kasi walang traffic, kasi 12 midnight na noon. Doon ako sa Chinese Gen. Nagpa-ER. Kasi yun ang alam kong hospital na... Kasi doon ko pinanganak si Coco sa Chinese Gen. Kaya nagpunta ako. Pero nakakatakot. Parang iba na yung layer nila. Tapos, after a week... kasi hindi ko pa nakikita yung ECG ko. Dahil sabi lang napunta ako sa ENT. So, nagpunta ako sa ENT, hindi pa rin ako satisfied. So, nagpunta naman ako, nagkaroon ng panic attack na naman. Itong ano, 2 weeks ago. So, nagpunta naman ako sa, nag-drive, ako pa rin ang nag-drive. Sa MacArthur pa rin kami nagdaan. 1 a.m. sa ano na naman ako, Manila Med. Doon ako sa Manila Med nagpa-ER. Okay? Tapos sa Manila Med, di pa uwi na kami ng morning. Sabi ko, kakain kami muna kasi doon ako nag-override sa Manila Med. Nung morning na, kain kami sa ano, ng noodles, kasi yun ang gusto mong kainin. Tapos yung pagkakain namin ng noodles, bago kami kakain ng noodles, tinanong ko muna dun sa
kay Miriam, patanong mo kung pwede ako mag-park dito sa may right side, sa may Adriatico. Bawal pala. Kasi nagtanong naman ako, sabi pwede naman. Tsaka pag gabi nakikita ko may nagpa-park. So, may time pala yon. So, pag 5 p.m, pwede ka na mag-park sa right side. Pero pag wala pang 5 p.m, hindi ka pwede mag-park doon. So, naano naman ako ngayon, yung tire ko na clamp. So, ayun, tinubos namin yung susi. Nagbayad ako ng 900 dun sa may bandang Surbaran. Alam niyo ba yung Surbaran? Parang Surbaran dati yun eh. Lagpas ng Quiapo. Yun, nagbayad ang 900. Pinag-taxi ko si Miriam. Yun. Tapos, hindi na nakadalawa na ako, di ba? Pero bago yun, kasi gusto kong, hindi kasi ako sanay sa hospital dito, pero gusto ko magpa-check up dito sa may Kawayan doctors. Hindi ko kasi kabisado. Dahil di ba sanay ako sa Manila magpa-hospital. So bago kami nagpunta ng Shiny ng Manila Med, mga 2 days bago ako nagpunta ng Manila Med, nagpunta ako sa may Kawayan doctors, mga 3 p.m. Umuulan siya. Madulas ang kalye, hindi masyadong mataas ang ulan. Hindi masyadong malakas ang ulan. Hindi malakas ang ulan, drizzle lang siya. Lumagpas ako. So, lagpas na ako ng Valenzuela boundary. Dapat dun ako sa may Kawayan lang eh, pero lumagpas ako ng Valenzuela boundary. So, mag-u-turn ako ngayon para balik ako ulit ng sa MacArthur kasi balik ako ng, hindi may place sasabi ko. Babalik ako ngayon ng may Kawayan. Okay, kasi sa may Kawayan doctors ako pupunta. Dahan-dahan akong mag-u-turn. Dahan-dahan akong mag-u-turn. May pinalagpas na ako na motor, dalawa. Kasi nakikita ko, di ba sa side mirror, may palating na motor. Kasi ang mga motor, alam nilang mag-u-turn ako. Ay, naku, mag-u-turn siya. Kailangan, lagpasan ko itong u-turn at yung nag-u-turn na sasakyan na yon. Alam namang nag-u-turn ako, minamabilis nilang, lulusot ako rito, mas mabilis ang takbo ko ng motor dito kaysa sa sasakyan na to. Hindi ganun, yun ang isip kasi ng, I'm sorry, pero yun ang isip ng, nakikita ko na isip ng mga nagmamotor na kaya nilang lagpasan yung mga sasakyan. Okay? So may pinalagpas na ako ng dalawang motor. Pero may nakita akong parating, pero ang layo niya. Okay, malayo siya. So madulas yung kalye. Dahan-dahan akong mag-u-turn. So hindi pa ako nakakakalahati ng u-turn. Nakita ko nandiyan na agad siya kasi nag-accelerate siya eh. Inaccelerate niya yung motor niya. Tapos bigla siya nagpreno. Okay? Accelerate siya, bigla siya nagpreno. Madulas ang kalye. Nakita ko siya dito sa proximity sa peripheral vision ko. Nakaganon kasi ako. Nakaganon ako, nakatingin ako ng paganon. Nakita ko dito. Kasi pag magdadrive ka, di ba dapat yung may mata ka dito. May mata ka dyan, may mata ka. Ganon, di ba? Alam nyo yun, di ba, ate? Ito sa Mindanao. Ivy, hindi mo alam. ganon. Nadulas siya, nahunog siya sa motor niya. Wala akong ginagawa, mag-u-turn ako, okay? Mag-u-turn ako, alam kong wala na eh. Kasi may pinalagpas na ako, alam kong may paparating pero ang layo. So, kaya ko siyang i-left turn, mag-u-turn ako. Nakita ko bigla na lang siya nandito sa tabi ko. Tapos bigla siya nahulog ng motor niya. Kasi nakita niya hindi siya makakaabot. Dahil pag nag-u-turn ako, maabutan niya ako. So, nag-semplang yung motor niya. Yung motor niya gumugulong eh. Hindi gumugulong. Dumadapa. Hindi dumadapa. Dumulas.
yung motor niya nakita ko nagdudulas papunta sa sasakyan ko sa ilalim sa may pintuan ko mismo. So nakatingin na akong gano'n, tapos ay dumudulas yung motor. Okay, dumudulas yung motor, nakita ko siya, tumayo na siya. Nung pagtayo niya, talon siya, tapos ginagano'n yung katawan niya. Siguro iniisip niya na okay pa ako. Kompleto ang katawan ko, hindi ako nabalian. So nakita ko yun na hindi siya nabalian. Nagpreno siya, dumulas yung motor niya. Pero yung motor niya, dumudulas, papunta sa sasakyan ko. Hindi duman dumikit. Ang kita ko, muntik na ang dumikit. Ang ganyan, yung motor niya sa sasakyan ko, sa ano ba, floorboard ng sasakyan malapit. Or sa pagbukas ng pinto ko, ganyan lang. Ang dikit ng muntik ng dumikit. Ang isip ko, nakayari. Pag dumikit to, laki ang problema ko. Pag dumikit siya, kasi tinawag kung didikit. Oops, suminto. Tinignan ko. Binaba ko yung ano, kabintana. Ay, hindi dumikit. Tapos nakatingin ako sa kanya. I'm sorry, wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman na natakot. Hindi ako natakot. Nakatingin ako sa kanya ng ganun. Ito naman si Miriam. Naku, ano na nangyari? Nakuso na siya. Wala akong naramdaman. I'm sorry, wala akong naramdaman. So, kinuha niya yung motor niya. Ang isip ko, hindi ko itatanong kung okay siya. Kasi nakita ko okay siya eh. Hindi ko tatabihin kung masakit ba. Kasi nakita, syempre eh, masakit yun. Alam ko masakit yun, nahulog siya eh. So, hindi ko itatanong. Kasi obvious naman na eh. Yung mga bagay, ganitong utak ko eh, I'm sorry. Nakita ko nahulog siya. Hindi ko siya itatanong nang nasaktan ka ba. Kasi alam ko masakit yun. Hindi ko itatanong na may sugat ka ba. Kasi nakita ko may sugat siya, konti lang. Parang ganun lang, small lang, ganyan lang. Hindi ko itatanong. Okay? Hindi ko rin itatanong na nasira ba yung motor mo. Kasi nakita ko yung motor niya, hindi nasira. Maayos yung motor niya. So, itinuyo niya yung motor niya. Wala siyang safety gear. Wala siyang helmet. Naka-white t-shirt lang siya. Wala siyang mga knee pads. Wala siyang elbow pads. Ang sasakyan niya is scooter. Maliit yung gulong. Wala, tumayo lang siya. Kinuha niya yung motor niya na scooter. Nakatingin ako sa kanya kung anong sasabihin niya sa akin. Oh, hindi naman siya nagsasalita. Hindi rin ako nagsasalita. Ano bang gusto niya? So, nakatingin lang ako. Tapos, gumilid lang siya. Okay, gumilid ka. Kasalanan ko ba na nadulas yung sasakyan mo? Ang pumapasok sa isip, kasalanan ko ba na nadulas siya? Yung motor niya, dahil nag-accelerate siya, maulan, madulas ang kalye, nag-accelerate siya, alam na yung nag-u-turn ako, nagpreno siya, nahulog siya, gumulong niya sa yung motor niya, nakatingin lang ako sa kanyang ganon, wala akong naramdaman, I'm sorry, wala akong naramdaman. Inisip ko, ano ba, bakit hindi ko naramdam na naawa sa kanya? Hindi ako naawa eh. Dapat maawa ako, di ba? Pero, dapat maawa ako. Pero yung nagtatalo isip ko, bakit ako maawa? Ikaw ang gumawa nun eh. Kaya ka nahulog, nag-u-turn ako, nag-accelerate ka. Okay? Nag-accelerate ka, nag-u-turn ako, tapos bigla ka nagpreno, nahulog ka sa motor mo, gumulong ang motor mo, hindi dumikit sa sasakyan ko, wala akong ginagawa, alam mo na nag-u-turn ako. Yun ang isip ko. So, tinitingnan ko siya. Okay? Wala siyang reaksyon. Umalis na ako. Wala akong sinabi. Tumingin na akong ganun. Wala rin naman siya sinasabi. So, alis na ako. U-turn na ako. Balik na ako sa boundary. Malapit na ako sa boundary ng Valenzuela and Maycauayan.
may naghabol na motor sa akin na traffic enforcer. Sabi, ma'am, tao naman yun ah. Oo. Sabi ko, bakit? Eh, na-aksidente nyo eh. Bakit ako kung makaka-aksidente sa kanya? Bakit? Hindi ko kasalanan yun. Pupunta ako ng doktor. Kasi pupunta talaga ako ng doktor. Magpapa-blood chem ako. Pupunta ako ng doktor. Hindi, balikan po natin, ma'am. Kawawa naman po eh. Okay. Babalikan natin, pero magpapa-blood chem muna ako. Okay? Ay, hindi po pwede. Okay, sige. Balik ako ngayon. Ha? Balik ako ngayon. Pinalikan ko yung mama. Doon sa same spot na doon siya pumark. Hindi ako bumababa ng sasakyan. Doon pa rin ako. Binuksan ko lang yung bintana ko. Sabi ko, bakit? Eh, ma'am, na-aksidente niya siya eh. Ha? Bakit ko siya ma-aksidente? Bakit ako? Eh, ma'am, hindi man lang kayo nag-sorry. Bakit? Bakit ako magsasorry? Bakit? Ang sinalita ko. Alam niya na mag-u-turn ako. May dalawa akong motor na pinalagpas. May dalawa akong motor na pinalagpas na alam kong delikado, madulas ang daan. Alam ko na madulas ang daan. Kaya dahan-dahan ako nag-u-turn. Nakita ko, malayo siya. Okay? Nag-accelerate siya. Nung pagka-accelerate niya, nagpreno siya. Nung pagka-preno niya, nahulog siya sa bike niya kasi madulas yung kalye. Gumulog, nadulas yung motor niya, papunta sa sasakyan ko. Okay? So, ano ang kasalanan ko ron? Mag-u-turn ako. Alam niya mag-u-turn ako. Nag-preno siya ng sarili niya. Tapos ang sabi nung nahulog na mama, o tingnan niyo sir, o tingnan niyo. Siya pang galit. Sa isip ko, napaka-immature na tong lalaking to. Ano to? Hindi ko ma-connect sa sarili isip ko. Ba't ganun ang Marty yung lalaki? Patalon-talon pa na parang, sir, siya pang, may galit siya pa, ganun. Sabi ko sa ipo, ano to? Parang hindi ko na lang salita. Ganun lang ako, ha? Tapos sabi niya, ma'am, paano ba nangyari? Dumikit ho ba yung motor sa kotse nyo? Hindi dumikit. Ganito kasi ang nangyari, ha? Ulitin ko. Mag-u-turn ako. Pupunta ako ng may Kawayan Doctors. U-turn ako kasi nalagpas ko. May dalawa akong motor na pinalagpas dahil alam ko mabilis ang ano nila. Gusto nila mag-overtake. Okay? So, hinayaan ko sila mag-overtake. Malayo siya. Nakita ko. Malayo siya. Okay? Ngayon, nag-accelerate siya. In-accelerate niya yung motor niya. Tapos, nung makita niya na hindi siya makakaabot, nagpreno siya. Pagka-preno niya, dumulas yung motor niya. Nahulog siya sa motor niya. Tapos yung motor niya, papunta na sa sasakyan ko. Hindi dumikit. Okay? So, ano ko doon? Ano ang kasalanan ko ron? Nakita niya ako nag-u-turn eh. Pero nag-accelerate siya and then, nag-brake siya. Na kaya siya nahulog. So, ano ang kasalanan ko doon? Ganun ba, ma'am? Sasag-usap sila. Sige, ma'am. Pasensya na, ma'am. Sorry na, ma'am. Sila nag-sorry sa akin. May reklamo ka ba? Sabi nung wala. Ako, may reklamo. Wala akong reklamo. Sige, ma'am. Pasensya na po. Sa bala. Sorry po. Sabi ng traffic enforcer. Alis na ako. Naintindihan niyo ba yung gusto kong yan, no? Sabihin. Medyo prangka ako ngayon, ano? Ang mga may kotse, alam ko ang motorsiklo, ha? Bata pa lang ako. Tatay ko nagmamotor. Ha? Tito ko nagmamotor. Yung tito ko yung nagsasabi ng boy, magkikita tayo, boy. Yun. Ang paa niya, titanium. Yung hita niya, yung femur niya, titanium, may bakal sa paa.
kasi nga, na-aksidente siya sa motor. Tito ko yun. Ngayon, yung papa ko, kinalakihan ko, may motor siya, mga big bike. Minsan, uuwi ang bahay ng papa ko. Uuwi ang papa ko sa bahay. Yung t-shirt, ang uniform kasi ng tatay ko, araw-araw, ang damit niya, white t-shirt. Tapos, jeans. Okay? Pag uwi niya ng bahay, nakita ko, butas yung... Kasi medyo malaki tummy ng tatay ko. Kita ko butas yung sa tummy. Dumulas siya. Dumulas yung tatay ko sa sahig. Kasi nahulog sa motor. Kaya hindi nyo masasabi sa akin na hindi ko alam kung ano ang motor. At sa pati ba yung anak ko, nagmotor, ano dito? Butas dito. Tapos nung pagkita ko doon, kita yung ipin. Kahit nakaganon siya, pag ganon to, kita yung ipin niya. Okay? Kaya alam ko ang mga nagmamotor. At yung mga nagmamotor, nagmamadali eh. Ha? Lahat tayo nagmamadali. Lahat tayo nagmamadali. Lahat tayo, mga nakakotse, nakamotor, nagmamadali. Huwag niyo sasabihin yung mga nakamotor lang ang may trabaho. May trabaho rin yung mga ano, yung mga nasa sasakyan. Pero, alam niyo bang mababait ang mga nagko-kotse, nasa kotse, mababait? Alam niyo kung bakit? Kasi hinahayaan namin na sumingit ang mga nakamotor. Okay? Hinahayaan ko na. Sige, mauna ka na. Mababait ang mga nakakotse. Okay? Yung mga naka-jeep, mababait sila. Kasi kung may mga toyo lang ang mga nagko-kotse, tsaka yung mga naka-jeep, ang dami na na-aksidente ng mga nakamotor. Dahil hindi namin sila papalagpasin. Wala kami pakialam kung matamaan nyo kami. Basta nauna kami. Kaya dapat maisip din ng mga nagmamotor na mababait yung mga nagda-drive ng kotse. Okay? Kasi yung mga nagmamotor, alam na nga na na-stop. Ay, accelerate. Mag-stop na, accelerate pa sila. Alam na na mag-u-turn ako. Ay, hindi, kailangan managpasan ko to. Ano, malayo sila. Gusto na nagpasan pa yung pag-u-turn ko. Or mag-left, mag-ano ako. Andito ako sa right lane. Papunta ako ng right. Ang singit nila sa right din. Okay? So, magugulat ka. Ba't kasi singit sa right? Di ba dapat pagsisingit ka, punta ka ng left, saka ka magra-right? Ano yun? Di ba may training yon pag magda-drive ka, kahit sa motor, may training yon. Minsan, sila pa ang galit na, minsan, hindi mo alam, lilitaw na lang eh. Lilitaw na lang sila, bigla-bigla. Okay? Pero, wala silang panama sa mga nakatrack. Alam niyo kung bakit? Sasabihin lang ng mga nakatrack, hindi namin nakita, maliit eh. Hindi namin nakita eh. Pero hindi totoo, hindi na nakita. Ang daming salamin ng truck. Pero may dahilan ng mga truck, okay? Meron silang mga pahinante, may mga malalaking salamin sila. Ang taas ng tingin nila, mataas ang tingin nila. Kaya, pero yung may mga truck, may dahilan sila, nakakalusot sila. Naintindihan niyo ba ako? Nakakalusot sila kahit nakakasidente sila ng motor. Kasi sabihin, kasalanan ng motor, okay? Yung mga driver ng truck, konti lang yan, kulong yan, labas agad yan. Pero ang delikado, yung mga nakamotor. Naintindihan niyo ba? Kaya lang mababait yung mga nakakotse na maliliit, na mga naka-SUV, ayaw namin ng abala. Ayaw namin magasgasan yung sasakyan. Sige na, mauna na kayo. Kung gusto niyo mauna, sige. Kasi nga, ang mabait, okay? Mababait. Kasi kung ako lang sa isip ko, teka, ba't kung babanggayin ko itong motor na ito pag tinotoyo ako? Minsan naiisip ko yun eh, dahil tao lang ako naiisip ko. Pero hindi ko gagawin to. Maabala tayo. Dapat maayos. Sige, mauna na kayo. Ganun ang nasa isip namin ng mga driver ng SUV, ng mga kotse. Kaya sana, yung mga nagmamotor din, hindi porke naka... Uy, malakas ang makina ko. Ano to? 500cc yung makina ng... Walang padama yan sa kotse. Ha? Akala nyo lang na mabilis yung motor kasi maingay yung motor. Gagawin yung motor, di ba?
Pero hindi. Kaya naming sabayan yung ng kotse ang motor at mas malalagpasan pa ng kotse ang motor. Ha, pero akala kasi ng mga nagmamotor, yung mga hindi alam eh, no? May mga taong hindi alam na akala nila mabilis na yung motor nila kasi nga maingay. O yung ingay ng motor ko, mabilis to. Hindi. Sana ma... Hindi ako napaka... Hindi naawa sa mga nakamotor. Naawa ako, may tatay ko nagmotor. Makabay motor din dati yun. Yung tito ko nga, bakal nga, di ba yung baka? Kasi nga, nagmotor. Yung anak ko nga, di ba may ano dito? Kita yung ipin? Oh. Yun ang gusto kong sabihin na mababait yung mga may kotse. Okay? Paano ko na lang kung salba yung may kotse na ay, ay madami akong kotse? Diba? Madami akong kotse, marami akong pera. Sige, ang yabang na itong nakamotor na ito, babanggayin ko na lang ito. Tutan, marami naman akong kotse na pang ano, mura lang ang bayad sa buhay ng tao pag kung sakala yung maano ito. Naiisip niyo ba yon? Kaya dapat yung mga nagmamotor din, isipin nyo rin, no, yung mga nagda-drive ng kotse, ha? Isipin nyo rin, kasi iniisip din namin kayo, eh. Kaming mga nag-go-kotse, iniisip namin kayo, ay, baka may dadaan na, ano dito, kasali na kayo sa parte ng buhay ng mga driver. Baka may dumaan. Kaya, ano na ako, alert ako pag may mga motor. Okay? Alert ako na pag may mga motor, inaano ko na yung may mga motor. Alam ko bilang may sisingit kaya talagang titingin ako. Okay? Minsan, pag may mga toyo yung mga tao o kung may mga anuman, diba? Dapat maisip nyo rin yun, yung mga nakamotor. Yung pinsan ko, ano siya, nagbebenta siya ng motor. Yung pinsan ko sa Hagunoy. Okay? Ayun, marami siyang nabentahan. Medyo wala na rin ngayon. Yung nabentahan niya. Wala na rin sa mundo. Nawala sa mundo. Mga nabentahan niya. Kung nakwento niya sa akin eh. Kasi minsan nagmamotor, laseng. Minsan nagmamotor, pinento niya sa akin, kaibigan niya. Nag-guilty nga siya dahil binentahan niya ng motor. Tapos yung pa naging ano ng buhay, alam kung paano nangyari? Kung paano nangyari yung nag-guilty yung pinsan ko na siya nagbenta ng motor. Yung lalaki na kaibigan niya nagmotor, okay? Laseng, gabi. Ang bilis ng patakbo, laseng gabi. Hindi niya alam, may alambre. Ayun, decapitated. Hindi porque motor ka, hindi safe ang motor. Okay? Hindi na nga safe, pero wag naman kayong magmadali dahil hindi nga safe eh. Dahil katawan nyo yung maaano doon, maapektuhan tsaka yung mga loved ones nyo. Okay? Iniinano ko lang kayo na sana magbigayan tayo, pinagbibigyan namin kayo sa kalye, pagbigyan nyo rin kami. Pero minsan may nakikita ako nagmamotor ng humihinto sila, ha? Natutuwa ako doon, ay buti to, ang galing tumarunong tong nagmamotor na to. Pero iba, hindi, kailangan ano eh, parang kulang ba sa training? May training bang pagmamotor? Yung haba rin na sinabi ko. Ano sinasabi ko, ang haba? Ha? Delikado ang motor. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Delikado na ang motor, pero mag-ingat kayo. At saka, mag-helmet kayo ha, knee pads. Yung pinsan ko, helmet, knee pads, ang kakapalan damit, naka-jacket, naka-boots na, no? Pero ano pa rin, ano yun ha, di ba? Nakatakot. Samantala, ikaw nasa MacArthur Highway ka, tapos umuulan, madulas ang kalye. Yun ang mas delikado, yung drizzle lang. Alam mo yung drizzle, yung ambon lang. Mas delikado yun. Dahil akala mo, ano, pero madulas yung kalye. Tapos bigla ka magpepreno ng gano'n. Siyempre hulog ka. Anong kasalanan ko ron?
Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. So parang ikaw ang gumawa niya sa sarili mo. Ba't ako masisisi? Magyu-U-turn ako. Dahan-dahan ako nagyu-U-turn. May pinalagpas na ako doon. Nakita kita, malayo ka. Hindi na nakasalita yung nagda-drive ng motor. Dahil alam niyang tama ako. Alam nung nagmamotor na tama ako. Na nag-accelerate siya. Bigla siya nagpreno. Nahulog yung sasakyan niya. Wala akong kasalanan. Alam niya yon. Kasi kung hindi niya alam yon, ipagdidiinan niya nakasalanan ko. Okay? So, alam niya. At wala siyang helmet. Wala siyang paddings or protective gear sa katawan niya. Ha? Oh, yun ang... Oh, yun ang kwento ko sa inyo. Pagod ang bibig ko. Yun ang kwento ko sa inyo. Ay, happy birthday, ano? Hi, V. Happy sa Mindanao. Birthday mo ba? Ay, may allergy ako. Nagkaroon ako ng allergy rito. Diba, dati yung dito? Ay, andito na. Kaya di pa dati may band-aid ako. Ang kapat kaya. Isipin ko na naman. Papai-ER na naman ako. Ngayon mahal magpa-ER. Oh my God. Ay, sige na nga. Mahaba na ito. Mapapagalitan na naman mo ni Ivy. Huwag naman pagalitan ng Ivy. Ikaw naman eh. Ganda-ganda nga ng boses mo, Ivy ah. Nagpa-practice ka na. Buhay ng video ko si Ivy. Binila ng asawa niya. Mahal siya ng asawa niya. Naglala ko ng video ko, yung ganda ng boses niya. Gusto mo kapagpaligsahan sa akin ng kantahan si Ivy. Naku, Ivy, naku. Sige na, love you, God loves you, bye.